Okay, good evening. Welcome back sa ating Reform Bible Study. This is the first lesson of 2024 and we are excited to be once again in operation sa ating ministry ng Reform Bible Study PH. And I thank God sa lahat sa inyo na sumusubaybay, praying for us, even sending stars. But most especially, want to thank the Lord sa mga members namin, mga nasa ministry ng tech team, sa PowerPoint, at marami pang mga iba sa encoding at lahat. Nakikita nyo lamang ay ako, pero napakaraming mga tao dito sa likod ng ministry na to. So we praise the Lord for that. Pero kahit gaano karami ang mga tao sa likod ko, mas marami pa rin yung mga nasa Quiapo ngayon. At because alam natin ang January 9 is one of the most famous at pinaka-popular na Catholic feast sa buong bansa. Milyon ang mga sumusubaybay dito at nagtatry na pumunta. Kahit gaano karami yon, okay lang as long as walang mga SABC members na nandun sana ngayon. But this is just to point out na itong mga occasions na to at mga feasts na ito are the very reasons why we are being called as the only Christian nation sa Asia. In fact, sa ating pag-aaral, yun yung ating tinitingnan with this kind of feasts na ang mga tao, they are looking to have that blessing mula sa Diyos. They believe it comes from God, all because para sa kanila, this is a miraculous na feast para sa maraming mga Katoliko. But as Protestants, as Christians, we know that this is just another form of idolatrous practices. And as a nation, under Catholicism for more than 500 years, being a Filipino is almost synonymous sa pagiging Christian because of this. Now, in the providence of God, at least sa isang angulo, nagpapasalamat tayo sa Diyos, hindi mga Buddhist or mga Islamic people ang pumunta dito. At least meron tayong knowledge of Christianity. Although, yun nga yung problema. There is a need because ang pumasok sa atin na Christianity in the lens of Protestant Christianity is a false Christianity. That is why there is always a dire need to present and contrast what is genuine and false. So if you are a person that you believe in the Bible, especially you're an evangelical, part dapat ng ministry mo is to contrast the teaching of false Christianity to that of genuine Christianity. Hindi mo ito maiwasan because sa Pilipinas, napakaraming nagpapakilalang Kristiyano, and we cannot just terminate the conversation by saying, I'm a Christian, I believe in the Bible. Diba? Hindi po pwede yan because anybody, even unbelievers, even heretics can claim that. So therefore, we need some reliable theological handle or beliefs para malaman natin what is false faith and genuine faith. And that is the series na pinag-aaralan natin. Si Gardiner Spring sa UK, he wrote a famous book that lists 7 marks that do not necessarily show yung distinguishing traits of Christian character. Akala ng iba, pag ikaw ay may visible morality, akala nila ikaw ay Kristiyano na. Pero ang ganda nung sabi ni Gardiner Spring, sa mga religious countries, pwede kang maging religious but not necessarily possessing genuine faith. And then secondly, we also saw yung marks of true repentance. Kita natin ang true repentance, hindi lang ito parang just change of mind, yun ang pinanggalingan niya, but in the presentation of the New Testament, true repentance is more than just change of mind. It involves sight of sin, sorrow of sin, confession of sin, turning away from sin. And then, sabi ni Martin Luther, that true repentance will always precede and follow genuine faith. So, lagi may repentance sa mananampalataya. So, the true way to be a Christian is couched in the language of conversion. So, yan yung natutunan natin nung nakaraan, iniwan natin pansamantala. So, kung mapapansin nyo, this is an explanation of the gospel, yung genuine faith. Now, there is one thing na kailangan din nating tingnan at maging aware as Christians. Hindi lang yung genuineness ng faith.
isa sa characteristics ng mga evangelical churches ay yung tinatawag na evangelism or proclamation. So we are not only after sa genuine faith, we are also after genuine evangelism. At titingnan natin ito sa ating January month, the marks of genuine evangelism. For now, we will study message over method. Next week, Lord willing, it's also mark of genuine evangelism. It's bad news before good news. So ngayon, message over method. Next week, bad news before good news. And then the third one, of course, is that Christ over everything. Then that is the presentation of the gospel. Sabi ng 1 Corinthians 15, 1-5, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins, in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day, in accordance with the scriptures." So, dito makikita natin ang sabi ni Paul, pinresent niya yung gospel sa Corinthian church. At sinabi niya dyan, no, yung gospel, yun yung niremind niya sa kanila na sinasampalatayanan nila, yun yung hope nila. At sabi dyan ni Paul, that is of first importance. Ang first importance dito ay ito yung order of priorities. In other words, pagdating sa teachings ng buong Bible, ang pinakamahalaga ay ang message of the gospel. Yes, may mga mahalagang teaching about the church, may mahalagang teaching about eschatology, may mahalagang teaching about sa charismatic, sa mga gifts ng Holy Spirit. Pero sabi niya, may mga importante pero may mas of first importance. At ang first importance ay ang pagkamatay ni Jesucristo, which tells us na ang pinaka-theme at pinaka-center ng buong Bible is the message of Christ dying for our sins. And that is what we call the gospel. Eh, kapag nag-evangelize tayo, hindi naman natin ino-offer, gusto mo ba ng spiritual gift? Hindi mo naman ino-offer, ikaw ba ay interested sa doctrine ng eschatology? Bagamat pwede natin gawin yon, pero usually sa mga evangelistic efforts natin, what we do is, of course, we offer the main thing. At yun ang gusto nating pag-aralan. Dahil, madalas, yung main thing, yun dun sumasablay ang maraming mga evangelicals ngayon. So, admirably, evangelism has been one of the most important parts of the ministry of modern evangelical churches. Napakaraming mga training, courses, nag-a-abound patungkol sa evangelism. There are Bible college curricula, yung mga conferences about evangelism. There are a lot of books on discipleship and evangelism na nag-multiply through the years. At kung ikaw ay local church pastor at member, sino ba sa atin ang hindi magnanasa na magkaroon ng malaking iglesia or magka-experience ng church growth? Siyempre, kung gusto natin ng church growth para sa maraming mga pastors, this would be translated into programs and promotions. But the problem is, maraming mga Bible courses, maraming mga promotions, maraming mga topics about evangelism, mga programs ng church about evangelism, but the question is, nagbubunga naman kaya? Ito yung observation ni Walter J. Chantry. If you're starting sa Reformation and you want to study about genuineness of faith in a modern but a deep devotional way, itong Walter Chantry, yung kanyang book na Today's Gospel, Authentic or Synthetic, is one of the best. And I hope na pwede niyong isecure yan para mabasa. Sabi ni Walter Chantry, by the way, is a Reformed Baptist, "Evangelicals know that all is not well in their churches and missions. Behind the facade of glowing missionary reports and massive statistics, there is a profound awareness that the church has little power in evangelism. While bravely trying to produce an aura of joy and victory among their followers,
Church leaders are uneasy and deeply dissatisfied with their present experience and the result of their efforts. And I concur, as a person who have been in the circle na very given sa evangelism, nakita namin yung extreme side nito. Napakaraming mga program at lahat. Pero kung papansinin mo, after ng event, let's say ng anniversary, napakarami, magpapakita pa, first-time visitors, and then sa camp, number of people who were saved. And then after next Sunday, wala na. At kung mapapansin mo, all throughout the year, nagkakaroon ng mataas or spike lang ng attendance ay sa mga occasions na ginagawa ng iglesia. Again, there's nothing wrong ng spike ng attendance during anniversaries or conferences because we want to invite. Ang kinu-question dito is that bakit hanggang dun lang ang nagagawa ng iglesia kung sasabihin natin na na-save talaga ang tao, 'di ba? Ang na-save ay magpapatuloy. That is the problem of many reformed people pagdating sa evangelistic life ng mga churches ngayon. So the point is that while the interest on evangelism is to be appreciated, this movement or phenomenon reveals a significant characteristic. Ito yung gusto kong ipakita at i-emphasize. Bakit napakaraming efforts pero konti yung nagiging result? Napakaraming attendance sa isang araw, then wala namang gaanong magtutuloy kahit sabi mong 100 pa yan ang mga first-time visitors. Now, this is what this is my observation. And of course, this is open sa debate, pero this is my assertion. The significant characteristic is this: the evangel is lost in the good intention of evangelism. In other words, pagdating sa issue ng evangelism, talagang admirable ang mga churches. Pagdating sa issue ng discipleship, cell group, D group, or anumang mga forms yan to establish at para ma-strengthen ang discipleship life ng church, we are admiring those things. But the problem is, sa kagustuhan natin na magkaroon ng evangelism, the evangel is lost. Ano ba yung evangel? The evangel is actually from the Greek word euangelion, which means the good news. So whenever we say the good news, very generic, ano yung good news? Buntis na itong member natin, magiging mother na siya. So that's a good news. Good news is pumasa ka sa isang exam, sa board. Good news is nagkaroon ka ng promotion. So those are good news. But whenever we talk about the good news in the Bible, that is the good news of Jesus Christ. Ito yung mismong ginamit ng angel na pumunta kay Zechariah sa Luke 1:19. Sabi niya, to bring you this good news. And then yung angels, when they went to those shepherds in Luke 2:10, that is the good news of great joy. So in other words, ang good news dito is that the Messiah has come. So you see, the good news is revolving around the person or the coming of the Messiah of Israel. So therefore, ang evangel or the good news is the content of the evangelist in his proclamation. Yun yung dala-dala niyang message. Kaya yung title natin is Message Over Method because we want to have that argument na pagdating sa biblical and genuine evangelism, the message is more important than the method. In fact, the message determines what method are we going to use. Sabi ni Will Metzger sa Tell the Truth, isang very popular book on evangelism amongst Reformed churches. Have you ever noticed that most conferences on evangelism concentrate on methods, not on the message content? This methodological emphasis is not the property of one denomination, mission, or organization alone. Most Christians growing up in this century, reading only post-1900 popular Christian literature, have unconsciously imbibed this Methodism along with its truncated gospel posing as the whole gospel. So
ang sinasabi dito ni Metzger, ang emphasis ay yung method. Ang emphasis is program rather than the message of the gospel. Naka-attend na ba kayo, let's say, ng isang musical piece intended to evangelize? Well, I have attended ang isang musical production, napakahabang pin-repair, choir and everything. Some call them cantata. There would be that kind of concert. And you know, napakadaming preparation, nadaming gastos. And when the preacher stood up, I remember, nung nandun ako, the proclamation of the word was 10 minutes. And it's almost less than 2 hours or more than 1 hour, yung singing and lahat. We are not against concerts or sa ganung bagay, but the church, ang kanilang drive is, we are going to do this because we want to invite people to share the gospel. But the problem is yung method ang mas na-emphasize. Nagkukulangan pagdating sa emphasis kung ano yung message, kung ano yung pinaka-preaching. Kaya makikita mo to sa mga churches, gaano katagal or kahaba or yung dominant time na inaalat sa pagtuturo ng salita ng Diyos. With this modern times na ayaw nila ng monologue, di ba si Jokoy, monologue yung ginawa niya. But ayaw na ng monologue, gusto na dialogue, conversational. So therefore, people have that automatic disdain pagdating sa mga preachers, lalo na kapag preachy yung kanyang pananalita. So, you see, ayaw nila yon, nagsettle sila sa mga ibang mga paraan. Now again, there are times, there is a place in the ministry sa mga programs, sa pagpipresent ng isang musical piece, ng drama, even to that, sa mga concerts. But the question is, nasaan yung primacy? At yun yung namang emphasis natin, message over method. Sabi ni J.I. Packer, ito yung definition niya ng evangelism. To evangelize is to present Christ Jesus in the power of the Holy Spirit that men shall come to put their trust in God through Him, to accept Him as their Savior and serve Him as their King in the fellowship of His church. Dun sa book niya na Sovereignty of God in Evangelism, ginawang issue dito at he took the issue na yung word na shall come to put their trust. So, ang nangyayari daw sa maraming mga preachers at mga soul winners, ang kanilang definition is that men may come or will come. In other words, ang emphasis ay dahil sa ginawa nila ay dapat ma-secure yung response, at ang response ay kailangan ay positive na tumanggap siya. Pero sabi dito ni J.I. Packer, it is to present Christ in the power of the Spirit that men shall come. Kasi kung ang gagawin mo is, ay dapat mapatanggap ko to, sabi niya, hindi, ang evangelism is doesn't necessarily include that. Ang evangelism is you present Christ, i-offer mo si Christ kung paano in-offer siya sa New Testament at in-offer siya as the Savior. Kung siya ay sasampalataya, tatawag yan sa Panginoon. Again, we are not against a sinner praying to the Lord. We are against a dictated prayer because dictated prayers usually do not go along with sincerity or yung tunay na repentance. So that's the problem. Kaya bigyan ko ng observation ang evangelism today. Number one, a popular method which overshadows the message. And that is the problem, di ba? May popular method, pero ino-overshadow yung message. Many professions of faith, but not necessarily possessions. I have been a person, na bago ako naging ordained pastor dito sa church, I led this as parang missionary or someone who have been commissioned by a local church to lead this work before we were covenanted as a local church. And therefore, I was a missionary by other churches. I was being supported. And I remember yung much ng support ko is outside. So therefore, I have to report to them.
So nung nagre-report kami, what we do is nililista namin kung ilan ang na-saved, ilan ang na-baptized, ilan ang mga naabot at ganon. Again, reporting is not bad, but what we are saying is yung pagre-report is parang nagkakaroon ng temptation na, alam mo yon, you want to please, of course, yung reader ng report, at yung possession, yung profession, yun yung titignan mo. At yun yung parang encouraging. Pag nagsabi ka ng ganito, karami ang mga nakakilala sa Panginoon. That is very encouraging, di ba? But of course, the issue is gaano karami talaga yung nag-possess. Marami ang nagtaas ng kamay. Marami ang nag-sinner's prayer. But these are not the biblical professions of faith. In the New Testament, the biblical profession of faith is baptism. So in other words, kung hindi nagpabaptize ang isang tao, dapat wala kang ililista na public profession of faith. So kung hindi siya nabaptize na talaga magtutuloy at magiging member na church, walang report dapat na ito yung tao na nag-profess ng pananampalataya, because that's the biblical language. Pwede mo sabihin na ito yung mga taong nag-sinner's prayer. Ito yung mga tao na nagtaas ng kamay. But do not use public professions of faith, because these methods usually tap on the felt needs of the hearers using marketing strategies, seeing people as consumers, and in the long run, there is the human tendency to be obsessed with numbers and figures. This is not a non-Armenian talking about Armenian methods. This is a former Armenian talking about what we have been doing before. So this has become the recipe for a chaotic church. We wonder, ba't kayo mga members namin nag-struggle with obedience? Kasi nga, pinag-sinner's prayer, pinasunod mo, and then pinaniwala mo na dahil siya'y sumunod sa panalangin, o kaya nag-pray siya, o kaya nag-attend siya, ligtas na siya, siya ay may conversion na. Now, pwedeng mangyari yon, pero most ay false conversions, kasi ang mga tunay na mag-o-obey ay ang mga taong naka-experience ng tunay na kaligtasan. Listen again to Walter Chantry. Sabi niya, "Products of modern evangelism are often sad examples of Christianity. They make a profession of faith and then continue to live like the world. Decisions for Christ mean very little. Only a small proportion of those who make decisions evidence the grace of God in a transformed life. When the excitement of the latest campaign has subsided, when the choir sings no more thrilling choruses, when large crowds no longer gather, when the emotional hope in the evangelist's invitation has moved to another city, what do we have that is real and lasting? When every house in our mission village has been visited, what has been done? The honest heart answers, very little. There has been a great deal of noise and dramatic excitement, but God does not come down with His frightful power and converting grace." Sa mga ganitong conferences nakaka-attend ako noon at pinagmamalaki ng mga speakers, minsan daw paglalabas na sila ng church ng Sabado mag-evangelize. And again, that's a good thing, okay? So we praise the Lord for that. Pero daw ang mangyayari, yung mga tao malapit sa church, tatakbo na daw sila. "Uy, sasabihin lang kami sa inyo." Eh, kanya lang, ilang beses na siyang kinausap. So, tumakbo daw, sasabihin, "Saved na kami! Saved na kami!" Now, is that wrong? No, again, admirable yung maraming beses mong kinausap. But you see, the problem here is that that person is using the language na hindi niya naintindihan. Saved na siya, pero tumatakbo siya sa mga ngaral. Which means these people, they heard parts of the gospel, but they have never understood yung evangel, the message. And number two, a primacy on the message which dictates the method with profession of faith and with possession of faith. So kanina, nagpo-focus sa profession of faith kung ilan ang nag-profess, nagtaas ng kamay. Di baling walang possession. Pero itong pangalawa, kapag may primacy ng message at ang emphasis mo yung message, hindi yung method, mahalaga yung method pero dapat subservient siya sa message, ang mangyayari is, yes, there will be profession of faith, but may mas chance na magkakaroon ng possession of
faith. At ito yung sinasabi nila, hindi raw tayo nag-evangelize. Pero ang totoong nangyayari, actual, we have only fewer results kaysa sa kanila. By results, that is professions. Pero in the long run, yung genuine conversions will make the difference. For example, yung church na nagpipreach ng gospel, and I've experienced this, yung church lumago, dumami, without using these methods. Hindi mo pwedeng i-accuse yung church na hindi nagpipreach ng gospel. Nagpipreach sila ng gospel, meron silang evangel. Iba lang yung method. Ang accusation sa mga churches na sovereign gracer or mga the go-hold ng doctors of grace, they are not evangelizing. The correct accusation is, iba yung method ninyo sa amin. Ang method dapat ng local church, as we believe, is the primacy of the message, the evangel, over the method. Yes, usually there is less professions, but it will have a difference. So this model takes priority on quality over quantity. Okay ba tong direction na to? In the long run. Sa una po, malululaka or manglulumo ka. Pag gusto mo ng maraming numbers, I've seen this eh. Kami, parang excited kami noon pag maraming mga visitors, maraming ganon. And of course, hanggang ngayon, may excited tayo. We cannot deny that fact. But the problem is this. Pag gusto mo lang yon at pwede mo sakyan yon for just 1 month. But if you are talking about long term, kung sino yung mag-i-stay, kung sino yung darami, mas lalaki at mas magkakaroon ng church growth yung church na mas ang emphasis ay ang message. Dahil magfa-flock ang mga tao dahil naiintindihan nila yung salita. Hindi lang nila naiintindihan, they are being persuaded. At hindi lang sila nagpe-persuade, lumalago sila pagdating sa salita ng Diyos. Other than those churches na malakas pagdating sa method, pero dahil yung message mahina, the problem is one way or the other, hindi sila ganun ka-rooted, madaling mawala. So the challenge is to make sure we have the content or the message of the gospel right. It's not a matter of religious denomination, but of pastoral faithfulness to God. This is not just about being Reformed, being evangelical, Protestant, being congregational. This is about faithfulness pastorally. Si Paul Washer, sabi niya sa kanyang book, The Gospel's Power and Message, in days gone, the Christian gospel was often referred to as the evangel from the Latin word evangelium. Evangelium, meaning gospel or good news. It is for this reason that believers are often referred to as evangelicals. We are Christians because we find our identity, life, and purpose in Christ. We are evangelical because we believe the gospel and esteem it as the great central truth of God's revelation to men. It is not a foreword, a byword, or an afterthought. It is not merely the introductory class to Christianity. It is the entire course of the study. It is the story of our lives, the unfathomable riches we seek to explore, the message and the message we live to proclaim. We are most Christian and most evangelical when the gospel of Jesus Christ is our one hope, our one boast, and our one magnificent obsession. Alam niyo mga kapatid, naririnig natin minsan, ay huwag kayo maging katulad ng mga yan, departing from the faith ang mga yan. Tingnan mo, hindi sila ganito katulad natin mag-evangelize. Again, method ang tunay na issue. Ang sabi ni Paul Washer, the reason why we were called evangelicals because we believe that the most important thing is the evangel, the gospel. In other words, ang church na mas ang emphasis ay ang message over method, the evangel over those programs, ay ang church na faithful sa history. In other words, ito yung church na hindi nag-depart. So kung may church na mas emphasis niya yung mga methods at lahat ng ganito at ganyan, ay naku, yun yung nag-depart sa paraan ng iglesia. Diba? Sa mga programs na ginagawa ng mga churches, no? Limbawa, para mag-evangelize, magkakaroon ng
dapat makapag-evangelize ka ng isang kaluluwa sa isang araw, paramihan. At kapag I know of a church na kapag nakapag-share ka ng gospel, may money na involved, bibigyan ka ng pera. Again, nothing wrong when you give something to people, to members, but when you put that as parang reward sa evangelism, what happens now is yung sincerity ng intention ng gospel proclamation is, di ba, nagkakaroon ngayon ng intention na to have money, nandun yung ganong bagay. That's why we do not want to demonize our brethren na ganito ang pattern. They are Christians, we recognize them, but we believe that they are in error on this matter. Bakit? Kasi nga, ito yung sabi ni Paul Washer. Ito yung identity natin as evangel. Tingnan natin. Kung yun yung today's evangelism, ano ba yung scriptural pattern? Maganda, tingnan natin. Paano ba nag-evangelize ang mga apostles, ang mga Kristiyano nung unang panahon? For example, si Christ, paano siya nag-evangelize? Yung gospel evidence, yung sinasabi dito, kahit nila Paul Washer, wala akong makikitang sinner's prayer at mga ganitong bagay sa Old, sa New Testament. Pero tingnan mo yung commission sa Luke 24:46-48. Yung Old Testament scripture, sabi niya, nandun yung death, nandun yung resurrection ni Christ, at nandun yung message ng forgiveness. Di ba? Tapos, eto pa, dito tayo magko-concentrate sa apostolic preaching. Yung Book of Acts, makikita natin yan, mga gawa. At minsan, pag inisip natin mga gawa, ang gawa, di ba, nagpupukpok, nagko-construction. Ang Book of Acts, tinawag siyang gawa, gawa ng mga apostol, kasi ang gawa nila ay pangangaral. Kung titingnan mo, it's all about their preaching. The Book of Acts was about the preaching, and what did they preach? The Lord Jesus Christ. Marami ito, bibigyan ko lang tayo, magkuha lang tayo ng tatlong example, no? Si Peter, si Paul, at si Philip, no? Ito yung mga tatlo na makita natin paano sila nag-share ng gospel. Tingnan nyo, si Peter, nung nag-preach siya sa Pentecost sermon niya sa Acts 2, nag-preach siya before the Jews and other proselytes during Pentecost, he drew from the Old Testament and expounded their meaning and their fulfillment. Nakita mo, ang ginawa niya, hindi niya, kayo ba ay gusto niyo bang pumunta ng langit? Now, in some cases, few cases, pwede natin gawing introduction yun sa evangelism, but look at this, ang consistent ng paraan or ng message nila is to go to the scriptures, which is Old Testament ng scriptures nila. Ang titingnan mo yung sermon ni Peter, in-expound lang niya yung tatlong passages sa Old Testament. Sinabi niya yung Joel 2:28-30, ito yung fulfillment ng promises sa Joel na magpo-prophesy mga lalaki at mga babae, mga daughters and mga, and then sabi niya sa Psalm 116, yung kanyang anointed, he will not let it stay in corruption. In other words, may resurrection. And then sa Psalm 110, a royal psalm, na si Christ, the Messiah, will be reigning. At yun yung ginamit niya, na-expound niya yung tatlong passages sa Old Testament, sinabi niya na fulfill ang lahat yan kay Christ. At kung si Christ ang nakaupo ngayon sa trono ni David, yung son of David, anong dapat gawin? Ito yung message niya, magsisi kayo at sumampalataya. What was the result? The result of that message was the salvation of 3,000 souls. They were saved and they were baptized. At sila yung, sabi ng Acts 2:41-47, they remained there at namuhay na sila bilang isang iglesia. Now, si Peter yon, at marami pa siyang preaching, by the way, si Peter. Si Paul naman, sa Pisidian Antioch, sa Acts 13:13-43, ang kausap naman niya mga Jews and God-fearing Gentiles, he started his message not with an option whether they wanted a good life or a happy
marriage. Again, we do not discount that because God is good, binibigyan niya tayo ng wisdom, paano tayo mamuhay ng tama, at nagkakaroon tayo ng good life. So, in many cases, pag naging Kristiyano ka, nagkakaroon ka rin ng happy marriage if you obey the word of God, both kayong mag-asawa, di ba? So, he used, once again, the Old Testament and began with God's election of Israel and how he made a promise, and that promise was fulfilled in Christ. So, ang ginawa ni Paul, kinuha niya yung Bible niya. And ano yung Bible ng mga apostles? Ang Bible ng mga apostles ay Old Testament. Could you imagine that? Ang preaching nila is always from the Old Testament. And whenever they use the Old Testament, they preach from the Old Testament, what they saw was Christ. Napakaganda nitong kanilang paraan at yung kanilang content. Sabi sa 32 to 33, and we bring you the good news that what God promised to the fathers, this he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus. Anong mangyari? Iba-ibang passages, iba-ibang texts. Pero ang kahihinatnan ay ang gospel of the Lord Jesus Christ. And then si Peter, si Paul, pangatlo si Philip sa Acts 8, 26 to 40. Itong Gentile, Ethiopian eunuch, habang siya ay nandun sa bandang desert, nagtatanong siya sino yung tinutukoy. So, galing siya sa Jerusalem, meron siyang copy ng Isaiah 53, the suffering servant, at doon pinakita yung Messiah ang iniintay nila, ay parurusahan, papatayin, he will be slaughtered. That sabi doon, biglang nandun si Philip, dinala siya ng Holy Spirit, and then, sa Isaiah 53, sinabi niya na ang tinutukoy doon sa scripture ng Isaiah 53 ay si Jesus. Siya yung suffering servant. Sabi sa 8:35, then Philip opened his mouth and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus. So these are just three passages sa Acts. Ang laging emphasis is that si Christ ang good news. Si Christ, he rose from the dead. Ni-raise siya ng Panginoon at siya ngayon ang good news. Yun ang good news. At napakarami pang mga examples, si Peter, John, sa Solomon's Portico, yun yung sabi niya, silver and gold have I none. Diba? Sabi niya, but what I give to you is Jesus Christ of Nazareth. And then Peter and John addressing the Sanhedrin. Diba? Ito yung pag dyan sila nilatigo at ano, but they proclaimed the Lord Jesus Christ. And then si Peter and the apostles confronted by the Sanhedrin again sa chapter 5, doon niya sinabi that we ought to obey God rather than men. And then si Stephen sa kanyang address at his trial, imagine mo si Stephen, no, nag-preach siya biblical theology mula sa Genesis hanggang nakarating siya sa Second Chronicles, so yung end ng Old Testament. So, si Peter, kay Cornelius, pinakita rin niya, kay Gentile siya, si Jesus din ang message niya. So, napakarami. Ano yung observations natin dito sa apostolic evangelism? Number one, they all use and appeal to Scripture. In other words, whenever we evangelize, we go to the content, the evangel, the message, and that is the Scripture to prove that the Christ event is according to Scripture. Isa sa pinaka gusto ko na author at writer, the very gifted writer ito at preacher, but he just went to be with the Lord nung mga nakaraang taon, si Edward Donnelly, sabi niya, such awkwardness would have astounded the preachers of the early church. Kumbaga, kung hindi mo raw gagamitin ang Bible, especially the Old Testament, magugulat ang mga preachers of the early church. Preach Christ from the Old Testament? They never thought of preaching him from anywhere else. They didn't have anywhere else. Uninhibitedly, naturally, and with tremendous power, they preached Christ from the Hebrew Scriptures. Eh kung Hebrew Scriptures ang dala-dala nila, they preached Christ, how much more ngayon ang New Testament is all about, di ba, the life and death of the Lord Jesus Christ. Pag binuksan mo yung Matthew, di ba, the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ. And then, they all dwell on the same themes and substance. Hindi ito happy marriage, happy wife, happy life. Hindi ito pagkakaroon ng pagkakast out ng demons of poverty, demons of stress. Lagi yung kanilang themes is the one true God,
kinokontrast sa idolatry and false ideas, yung accountability ng tao sa kanya, which we are going to explain next week, yung bad news before good news. And then Christ is the long-awaited Messiah who suffered and died. And then Christ's resurrection from the dead. Christ's present status, exalted in the heavens, reigning on earth. Christ's call to repentance and faith. It's all about Christ. Christ who lived, Christ who died, Christ who resurrected, Christ now seated on the right hand of the Father, Christ's call to repentance and faith. Yun ang bukang bibig nila sa kanilang evangelism. And then we read in the New Testament, sa book of Acts, that these people, 3,000 people got saved. 5,000 people or 4,000 people were converted. At yung mga tao na napakatigas ng kanilang mga puso, like si Saul na naging Paul, di ba? Ni-reveal sa kanya ang kanyang nilalabanan is Jesus of Nazareth. So there is no one size fits all pattern and stereotype approach in evangelism, but there are these basic themes about Christ the Evangel. So bakit ko to sinasabi? Kasi ganito. We rest our evangelistic hope on the Evangel. Because it alone has the true power to save from the Almighty. Alam niyo, wala namang pinangako ang Diyos na i-rest niya yung power niya sa isang program, sa isang method. Ni-rest niya yung power niya to save sa biblical text. That is why when I was new in GMA, ang natutunan ko sa preaching is always get a text, expound that text because that text as the power of God, pinledge ng Diyos yung kanyang sarili na pamamahayan nyo ng kapangyarihan. And through the work of the Holy Spirit, ang text na yon, God will use it to save people. And even, di ba, si Martin Luther with just one text from Romans 1:17, he was converted. He was saved. So again, yung ating pagtitiwala sa power ng text. And then with this pattern, ito lang ang mahirap. At ito yung mahirap i-give up, lalo na if we are used to sa mga numbers and figures. We may risk losing the numbers and figures, but the truth is we engage those who really understand. Yun naman, yung nakakaintindi at ipapaintindi mo, ipapaunawa. Diba? And then understanding is the goal of the proclamation. That it will be used by God in bringing the soul to salvation. So, kapag naunawaan, maintindihan, doon, magkakaroon na matatouch yung mind nila and even matatouch yung affection. Hindi po pwedeng i-skip yung mind ng tao. So, this will answer the question in an evangelistic event, which is more important, the sermon or the invitational method? Meron akong narinig na teacher, ang sabi niya, the most important part of the worship service is not the preaching of the word. The most important part of the service is the altar call. Dahil nandun daw yung desisyon ng tao kung magre-respond siya sa message. It's not really the preaching of the word. And obviously, it is very foreign sa scripture. And number two, with this evangelistic priority, we will be drawn to uphold the primacy of biblical preaching. Dito mapo-force ang pastor mo na mag-rely hindi sa mga techniques, hindi sa mga gimmicks, hindi sa mga uri ng mga pakulo. Dito mapo-puwersa ang pastor mo o ikaw na kunin yung biblical definition ng sin, biblical description of man, pag-aaralan niya yung salita ng Diyos at doon siya magdedepende sa power ng salita ng Diyos. At doon niya i-immerse ang sarili niya dito. At ito yung pangangaral na ginagamit ng Diyos. Eh, di ba, may sa England, may bata noon na nag-attend, kanya lang sobrang napakataas ng snow, di naka-attend ang maraming mga members, even the pastor, hindi siya nakarating. Yung faithful person na nandun, siya yung tumayo. At naalam niya, may visitor sa bandang likod. At biglang, parang without any preparation, because God, you know,
is sovereign, he can skip the means at sa mga providential events na ganito, ginagamit niya. But what happened was, yung text na look, all the ends of the earth, look and be saved. At yun ang inulit-ulit lang niya, binasa niya lang yung text, look and be saved, look and be saved. At sabi nung bata, edi I looked. And that boy, his name was Charles Spurgeon. Na church niya ngayon ay nakatayo pa more than 100 years later sa London. This is the power of the text, not of the preacher, not of the method, not of the church. The power of the biblical text. Any question? Thank you so much sa mga nag-respond sa mga nag-comment at sa mga nandito sa church namin. Sino ba yung mga nanonood? O yung mga members namin, huwag na natin basahin yung mga iba. Andyan si Hannah Marcelo, si Raf Fajardo, Maria Judia, si Aris Tibayan, Helen Odilla, Kendall Apple, Romel Pogi Santos, si Ron Sweetend, sabi niya, we need more of this. Thank you, brethren. Charles D.C., profession of faith without possession of faith, nothing. Amen, brother. Cecil Galang, we miss you, Cecil. Si Darren Delbo, si Pastor Mike Dairo, Erdi, Pastor Erdi Sabenorio, Mikey Pasco, si Rita Regalado. Hello po, Ate Manette Lasiste, at si Matthew Fuentes Baro. Salamat po, Pastor, watching from Davao. Ah, yes, si Crisaline, may question siya. Good evening po, Pas. Di ba po, we are commanded to proclaim the gospel, yun nga po, yung evangelism po. And one way na madali po natin magawa yun, lalo these days, is through social media, yung how we present our accounts, ganun. Meron po bang validity sa feeling minsan ng isang Kristiyano na parang nag-hold back na mag-share ng mga... kunyari po yung mga nababasa nilang mga text from the Bible or mga from Christian books na nabe-bless sila and they want to share. Pero there are times na parang napapa-hold back sila kasi alam nila they have this testimony from the past na the people around them or there's no way to easily redeem themselves from. Tapos parang yung kumbaga feeling nila wala silang moral ascendancy to post such things, ano po bang mapapayo niyo po sa taong gano'n na namumove mag-share or may available platform to do it, pero somehow parang yung conscience niya, feeling niya, wala siyang credibility to do so. Yes, very practical yung question ni Isang. First, no, gusto kong linawin na hindi bawal sa ating mga Kristiyano na gamitin ang social media natin for our faith. And then again, hindi rin natin pwedeng i-castigate yung mga tao that they choose not to post about, share things about sa gospel or sa ano. Probably may iba silang way to do that. No? We cannot just impose those things. But yung question niya is, I think, as a pastor, I would counsel sa Philippians 4, whatever things that are lovely or good or beautiful, think on those things. In other words, if you find it sa liberty mo as a Christian, this is good, something good to share, at meron akong intention, di naman nababasa ng mga tao yung aking heart, I think yun naman ang ating principle sa social media. We cannot read the intentions and the hearts of the people. So, kaysa magpa-pressure ka at magpaano ka sa iniisip ng mga ibang tao,
kung ito naman, you think it is good, it is not something na mag-i-stumble sila, or it is not something na hindi siya blessing, in fact, it is a blessing, well, I encourage you, kahit na nakilala ka ng mga kaibigan mo dati sa ganitong paraan, I think it's about time na makita nila yung present na ganito. Yun naman ang kagandahan ng pananampalataya mo, ang message, ang bukang bibig, kahit ng mga woke people, they know that Christianity is a message, it has a message of forgiveness, it has a message of redemption. We can redeem ourselves, even yung mga nakaraan natin. So, kung sino man nag-i-struggle ng ganun, nahiya kayo, I encourage you to do that if you find it na beneficial sa iyong sarili, sa ibang mga tao, sa mga sa iglesia mo. Yep. Si Ralph Dumagpi, so you mean, Pastor, that any methods in doing evangelism will not be a help at all to convey the message to the listeners? Well, ang sinabi ko yung methods, hindi sinabi kong message, we reject the methods. Methods have their place, but it is the primacy of the message ang pahalaga natin, and that message will determine the method. So in other words, kung ang primacy dito si Christ at yung message niya, i-reject natin yung anumang methods na pwedeng ma-displace yung centrality ni Christ. For example, sa isang method na gagawin natin, di ba, mag-evangelize tayo pero babayaran mo ng tigbe 20 pesos, 50 pesos yung makakapag-evangelize, di ba parang antithetical sa gospel yung may ganong involvement na for one soul, ito yung payment na gagawin mo. So yung sinasabi ko, yung method na yon, it contradicts the very message of the gospel. But of course, we can use many methods na in line with the message. For example, sa ginagawa ko ngayon, social media, Facebook, this is a method na virtually, naka-live stream, pero ang pinaka-emphasize is faithful ako, I hope, sa message, sa gospel, so nagagamit itong ganitong method. Last na lang, kung meron pa. Okay. So, kung wala pa, next week, I hope that we'll all be here and abangan natin yung part 2 nito about sa genuineness ng evangelism. Marami sa mga Christians sa churches, okay na, tanggap nila na message over method. Pero how do we present it? And I would suggest that the biblical way is bad news before good news. So after the message over method, bad news before good news. Let us pray. Thank you, Lord, sa message, sa lesson na natutunan namin, sa reminder sa amin, paano namin maabot ang aming mga kapatid, ang mga kaibigan, ang aming mga pamilya, ang mga ibang tao sa Ebanghelyo. While we recognize the sincerity, the good motive of other people na may ibang method, but we cannot disregard yung importance ng primacy ng message, at nawa, we will pattern ourselves also. At ang dapat namin gawin as reformed people is that we would double sa effort namin pagdating sa aming evangelistic efforts at sa mga ministries namin, but never to give up sa issue ng primacy ng message or the evangel. May we always be faithful to the message or to the evangel sa aming evangelism at sa aming proclamation of the word. Kayong siyang magpala sa aming lahat at lalo na sa mga RBS peeps at mga members namin sa SABC. We ask this in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa ating first lesson this 2019.